Sa tatlong taon na raw na pagtatrabaho bilang hairstylist ng 38 anyos na si Marge, kabisadong-kabisado na raw niya kung anong bagay na gupit ng kanyang mga customer. Sa katunayan, karamihan daw ng kanyang mga suki, dinarayo pa siya sa pinagtatrabahuhan niyang salon. Sa isang araw, sa pung oras kami nag-duty, pag mahina ang salon, 400 ang kinikita ako. Pero pag malakas naman, kumakabot din ng 700. Bukod daw sa hairstyling, isa pa raw sa binabalik-balikang serbisyo ng kanyang mga suki, ang galing daw ni Marge sa pagkukulay o pagtitina ng buhok. Pero dahil imported hair dyes daw ang ginagamit nila sa kanilang salon, medyo mabigat daw sa bulsa ang singil nila sa hair coloring na kadalasan umaabot ng hanggang 700 piso, depende sa haba ng buhok. At para raw sa mga close friends niyang kapo sa budget, may special offer din daw si Marge. Ang paggamit niya ng mga cheap o mumurahing hair dyes o pantina ng buhok na galing China, na nabibili niya sa halagang 10-15 pesos kada kahon. Pauso talaga yung medyo colorful. Kaya yun, medyo kakaiba yung dating pagka may kulay. Inaabot lang daw si Marge ng 30 minuto sa pagkukulay ng buhok, kung saan naniningil lang siya ng 100 piso kada kliyente. Kalimitang tumatagal daw ng 2-3 buwan ang tina sa buhok, na hindi raw malayo ang kalidad sa mamahaling hair dye. Gumagamit kami ng cheap hair dye para sa masa, kumbaga. Siguro mas malambot, mas shiny lang talaga yung medyo, may presyo. Pero sa kulay, okay, mas parehas lang. Walang pinagkakaiba. Pero paalala ng mga eksperto, hinay-hinay lang sa paggamit ng mga mumurahing tina o pangkulay sa buhok. Lalo pat mas matapang daw ang mga sangkap nito kumpara sa mga branded o may mas mataas na kalidad na hair dye. Hindi tayo sigurado, hindi ito na-approve ng ating BFAD or FDA, no? Kaya hindi ito dumaan sa tamang pagsusuri. So hindi natin alam kung talagang safe. And usually mga chemicals na ganito are very damaging to the hairs, no? Hindi dahil sa hindi natin nire-recommend na huwag sila gumamit ng mumurahing hair dye. Huwag sila gagamit actually ng hair dye na hindi nakasulat o hindi nababasa ang ingredients. Ang 54 anyos na may bahay na si Luz, dahil daw sa pagdami noon ng kanyang mga puting buhok, nainganyo raw na magpakulay rin ng buhok. At dahil may kamahalan nga ang mga branded hair dyes, mumurahing pantina lang ng buhok ang kanyang ginamit. Ito yung binili ko kasi nga may nagsabi sa akin na yung 15 pesos nga lang sa court para ano lang matakpan yung puti. Kaya bumili ako ng pangkulay. Dahil mabilis daw na pumupusyaw ang kulay ng nabibili niyang pantina ng buhok na nabili niya sa halagang 15 pesos kada kahon, tuwing ikatlong buwan daw kungkulayan niya ang kanyang buhok. Pero sa halip na matuwa daw siya sa resulta, tumating daw siya sa puntong nagsisi siya. Ang dati kasing malusog niyang anit at hair strands, unti-unting nag-dry o nanuyo at nawala ang moisture. Lumipis at naglagas pa. Yun nga lang, yung laging maano ang ulo ko, matigas. Na nahiya na nga kasi akong lumabas dyan kasi pag kinamot mong ganyan, naglalaglagan yung mga balakubak. Grabe, ang dami, nakakahiya. Dahil daw sa pinsalang ito ng murang pantina sa kanyang buhok, kinailangan pa raw niyang magpakonsulta sa doktor at bilhin ang gamot na nireseta sa kanya na nagkakahalaga ng mahigit 1,000 piso. Sa halip nga raw na makatipid siya, naperwisyo at napagasta pa siya ng todo. Nagsisisi ako na gumamit ako niyan kasi yung ulo ko nasira, yung anit ko talaga nasira, as in talagang tuyo. Simula nga raw noon, isinumpa na ni Luz ang paggamit ng mumurahing hair dyes. Kaya payo ng mga eksperto, para sa mga gustong magkulay ng buhok, mas maganda pa rin gumamit ng branded na hair dyes. Para naman sa mga buhok na natinaan na ng mga murang hair dye, makakabuting dobihin ang pag-aalaga rito. Linisin ito gamit ang shampoo at moisturizing conditioner. Makatutulong din ang oil at wax treatment sa buhok. At makabubuti rin ang palagi ang pagsusuot ng sombrero bilang proteksyon sa matinding sikat ng araw. Dapat din daw na 3 buwan ang pagitan bago ulit kulayan o tinaan ang buhok para hindi masunog ang anit at hair strands. Hindi naman totally unsafe, no? Ang sinasabi ko lang, no? Kung gusto nilang magpa-hair dye, eh meron lang tayong extrang pangangalaga na gagawin sa kanilang buhok after sila magpa-hair dye. Hindi ibig sabihin na dangerous magpa-hair dye, no?
pwera na lang kung allergic sila sa hair dye. Yun masasabi ko, wag na sila totally magpa-dye ng hair. Hindi masamang makisabay tayo sa kung ano ang in at uso, katulad ng paglalagay ng tina o hair dye sa ating mga buhok. Pero siguraduhin lang na doble ingat din sa pagpili ng mga hair dye na ating gagamitin. Dahil kung minsan, ang sobrang katipiran at kapabayaan maaaring magdala pa sa atin sa kapahamakan.